Hi, good morning po. Ako nga po pala si Juan Huerte Cebuano. Isa po akong gardener. At ngayon po yung video na to gagawin ko para sa part 3 ng seedling making ko ng sayote. Bali, ililipat ko na po siya dito sa baso. Galing po kasi siya sa bunga. Ito. Bunga na ganito. Tapos ililipat ko na siya sa baso. Ng ganito. Temporary pa lang po muna 'to bago ko i-transplant permanently sa lupa. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung paano ko nilipat itong nabubulok na sayote. Papakita ko po sa inyo. Bubuksan ko. Ayan. Ito na. Ayan po. Ito na yung nabubulok na sayote. Ayan. Medyo dito ko po na siya pinatubo sa loob ng plastic katulad nung pinakita ko nung part 1 at saka part 2 nung video nung seedling making ko ng sayote. Kaya kailangan ko na siyang ilipat kasi malago na rin yung ugat niya. Yan. Yan pa. Puting-puti yung ugat niya. Medyo naging healthy naman yung naging sitwasyon niya dito sa loob ng plastic. Tumubo siya. At lumabas na rin yung stem. Yung stem niya. Lumabas na dun sa kutili dun. Ayan. Ayan pa. Tapos kailangan ko na siyang ilipat dito sa baso. Temporary lang. Kasi nabubulok na po siya. Ready na siyang mabulok. Tsaka iba na rin yung amoy. Amoy nung nabubulok na laman ng sayote. Ayan. Ayan po. Tsaka may ano na rin siya. Lumabas na rin yung parang sinulid. Ito yung kumakapit sa balag. Pag kumapit na to sa balag, hahaba na po itong stem. Ito, yan yung sanga niya. Kumbaga, ito yung katawan niya. Katawan niya paakyat ng balag o yung tinatawag na trellis para mamunga na siya. Magdahon, kumapal yung dahon, magbulaklak, tapos doon na siya magbubunga. Depende kung anong klaseng balag na gagawin. Kung rooftop o yung may parang bubong na may mga kawayan o kaya may patagilid o kaya meron naman na nasa lupa pero walang balag siya. Yung nasa lupa na lang siya patutubuin. Hindi siya gagamitan ng balag. Kasi ako gagawin ko yung trellis na balag o yung trellis sa English daw ng balag gagawin ko rooftop. Yung sa ibabaw, pagagapangin ko siya sa itaas, tapos yung bunga niya, nakalawit, parang ganyan. Nakalawit, ganito, baliktad, nakalawit, ganyan. Yun yung gagawin kong rooftop na balag. Kaya, ayan, nabubulok na po siya. Ready na siyang bahaya ng uod. Babahaya na ito kaya kailangan ko na siyang ilipat. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya ilipat sa baso ng temporary lang muna para palaguin din yung ugat niya. Para sure na ako, para sigurado ako na pag tinanim ko sa lupa ng permanently, tuloy-tuloy na yung pagbuhay niya.
para hindi na rin siya mabulok o mamatay, kasi dun nga paghihiwalayin ko na yung laman, yan ay nabubulok na laman dito sa pinakapuno, sa kutili dun niya. Yan, lumalabas na po. Ihiwalay na yung kutili dun sa laman. Kaya, ililipat ko na siya sa baso. Ang gagamitin ko pong mga materyales sa paglipat dito sa baso, kokopit, tsaka ito, baso muna. Tsaka yung fertilizer niya, gagamitin ko po muna mga, yung vermicast po muna na organic. I-organic ko po muna siya. Yan. Pag natanggal ko na siya, mahiwa na po siya. Mahiwa na para pag, hindi ko na po papakita sa inyo kung paano ko siya iniwa. Kasi baka masugatan din ako habang nagbibideo. Kaya ginawa ko na lang, hiniwa ko na lang para madali ko na lang tanggalin at ipakita sa inyo kung paano ko ilipat. Pag nalipat na po siya, ganito yung itsura. Tapos ito yung kutili doon. Mabubulok din po kasi ito eh. Mabubulok din. Kaya dito ko muna nilagay. Pero hindi niya na bubulok itong, pag nabulok po itong kutili doon, hindi niya rin niya ibubulok ito. Itong magiging puno. Tsaka yung mga sanga-sanga niya. Para diretso na siya na mabuhay. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung paano. Tatabi ko po muna yung mga natapos ko na. Bali, ano siya? Ito po, meron na rin. Lumabas na rin yung ugat. Nung nilipat ko siya, ayun na yung itsura niya. Nagtubuan na yung ugat dun sa ano, sa loob ng baso, kaya iko-cover niya lahat yan. May natitira pa po akong tatlong sayote na hindi pa na-transplant. Papakita ko po sa inyo kung paano. Yan. May tatlo pa ako. Kuha ko ng baso. Ito yung baso, tatlo. Tapos, ito po yung gagamitin ko na ano, yung kokopit. Bali, nakabaliktad lang. Kokopit po siya. Yan. Tapos, vermicast. Ito po, vermicast. Bali, nakabaliktad, naka 360 yung camera. Yun po yung vermicast. Itim siya. Ngayon, bibiyakin ko po yung, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin. Paano kunin yung ano, yung kutili doon. Yan. Tanggal po yun. Ito po yung kukunin lang. Yan. Medyo masilaw. Yan. Ito na po. Yan po yung kutili doon. Mabubuka po. Yan. Yan yung loob niya. Tapos ito po yung ugat. Tapos kukunin ko na po yung baso. Sasample ko po sa inyo. Paano paglagay? Ito po yung kokopit.
ganyan. Lalagay niya lang pong ganyan. Tapos lalagay siya ng cockpit. Yan, ganyan na po yung paglagay ng cockpit sa yote. Yan po. Ganyan, simpleng-simple lang po ang paglagay. Ganyan. Ganyan na po siya. Tapos, aangat na po yung mga sayote. Pata siguro mga dalawang dangkal. Yan. Mga dalawang dangkal po muna. Ganyan, isa, dalawa. Mga dalawang dangkal bago ko muna siya i-transplant sa lupa. Yan. Ito po yung isa. Tapos yung vermicast naman po. Lalagyan ko siya ng vermicast. Hindi naman po masyadong madami. Medyo mga ganito lang po. Mga kalahating kutsara. Ganyan. Ganito po paglagay. Fertilizer po siya. Para dito sa yan. Gilid lang po. Yun. Gilid lang yung paglagay. Sa ibabaw lang. Sa ibabaw. Yan. Ganyan na po yung paglagay. Tapos lalagyan na siya ng lalagyan siya ng tubig. Huwag naman pong masyadong pupunuin yung tubig. Huwag yung mag-overflow o yung aapaw. Para hindi malunod din yung halaman. Yan. Pansamantala muna na konti muna yung tubig para hindi siya malunod, para yung may hangin pa rin na papasok. Ganyan. Simpleng-simple lang po yung paglipat. Ganyan. Ganyan lang po. Yan. Paglipat tanim nung sayote seedling. Yan. Ngayon, green pa po yung stem niya. Medyo, hindi ko, siguro mga, hintayin ko muna maging matured yung sanga. Yung stem, bago ko ilipat sa lupa ng permanently. Kasi ngayon, nag-uulan dito sa Bulacan. Kaya, ngayon, temporary po muna to. Ayan, ito po. Meron siyang vermicast. Medyo konti lang po muna kasi hindi ko muna pupunuhin kasi yung bata pa po yung stem niya. Ayan, ganyan na po. Kasimple. Magiging ganito na siya. Yan. Dadami po yung ugat niya.
Bali, ko-cover niya yan pag napuno na. Kung ano yung sukat, kung ano yung hulma ng baso. Ganun din po yung hulma ng ugat. Kasi hindi na po lalabas. Palilibutan niya po yan. Ganyan po yung simpleng way ko para mailagay lang yung muna, yung seedling. Ayan po yung ano niya, kutili doon. Kaya, para po sa mga ano, beginners, mas lalo na po sa beginners, eh, sana makatulong kung mapanood niyo man po yung video ko. Sa simpleng step lang ng pag-seedling o pagtanim ng sayote, temporary lang. Kaya sa gusto pong magtanim, huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mag-alinlangan kasi sa farming, napakadali lang po talaga. Hindi po siya mahirap. Kaya sana sa mga beginners, mapanood nyo para sa inyo to. Para sa inyo po itong video na to. Sana maging successful din po kayo. Kaya sa susunod po na video, yung part 4 na video ko, papakita ko po sa inyo yung paglaki na ng seedling ng sayote. Kaya, yun po. Yan, ganyan siya. Kaya, hanggang dito po muna yung video ko ng part 3 ng sayote seedling making. Kaya, marami pong salamat sa mga nakapanood nito, sa time na binigay niyo para mapanood po yung video ko. Marami pong salamat sa inyo. God bless. Ako nga po pala si Juan Huerte Cebuano, sa Pong Gardener. Marami pong salamat sa pagpapanood ng aking simpleng video. God bless po.